Hi mga kadigans, ako si Michael at welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano yung pinakamabilis na pamamaraan ng pag-layout ng tulad ng mga ganito. Okay, so mayroon kasi yung mga tamang proseso para accurate or swap na swap yung bawat space na gagawin natin dito. So napaka-importante na malaman nyo kung paano siya ginagawa itong mga ganito. So start. So yung mga decals, nandito tayo ngayon sa aking PC. Nasa monitor tayo. So bago natin simulan, introduce muna natin ang ating t-shirt. So ito yung ating, promote muna natin yung ating official t-shirt, Kadikals Community. So ito yung bago kong inano, nilagyan lang natin ng counting sulat, okay? Madaling labasan ng ideas. So dun nga pala sa mga gustong umorder ng ating t-shirt, so malapit na tayo mag-release mga kadikals. Comment lang kayo sa baba sa mga gustong makabil ng ating merchandise. So shoutout nga pala sa ating mga bagong subscriber at sa ating 1,117 subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong tiwala sa aking YouTube channel. So mayroon tayo dito mga sample. Okay, ayan. So unahin ko lang muna yung okay, yung sinasabi kong mabagal na pamamaraan. Ito yung di ano mga kadikals ha. So burahin lang muna natin itong mga to. Okay, so ito yung sinasabi kong isang pamamaraan na ginagawa ko din. So ginagamit ko din naman talaga siya. Okay, so ayan, tapos double click mo, punta ka nyan, then punta ka dito, then punta ka dito. So yan yung isang paraan pa ng paggagawa ko ng ganyang mga kadikals. So rotate nyo lang, nang i-rotate bago nyo kasamabuon yung ganyang tsura. So tapos i-click nyo lahat, pwede kayo dito, while pwede rin kayo dito sa right side na to. So pwede dito, pag kinlik nyo yan, automatic magkakasama ng mga yan. Okay, so yun yung isang paraan. Ito yung isang paraan naman, gawa tayo ng circle. So ito, ang paggagawa nito mga kadikals, kung gusto nyo itanong, pwede kayo dito sa polygon tool. Ayan. Pwede kayo nang gumawa ng ganyan mga kadikals ha. Tapos rectangle tool. Yan, tapos ano mo itong sa gilid ito, control tapos right click. Center nyo, i-ano nyo lang yan, para mapantay lang. Yan. Tapos select nyo lahat, then trim. Okay mga digal, so nandito na ngayon tayo sa paglalagay ng mabilisan doon sa paikot sa bilog. So para makita nyo yung transformation, punta kayo dito sa arrange
Tapos yung pinakantaas niya, pindutin nyo lang yung kahit maalin dito mga radicals, oh. Lalabas na tong transformation na to. So, ang ating angle is 45. Ang angle niya bawat pagitan ng bawat isa, 45 degree. Okay, tapos 7 copies tayo. Click nyo pa uli yan, nasa lumabas yan. So, ibig sabihin, nakasinter na yung ating maliit na bilog. Kasi kailangan nyo itong hilain mula dito, pababa, hanggang sa makita nyo yung sulat na sinter. So, ibig sabihin, nasa sintro na siya. Then, may 7 copies ka na. I-click mo lang to, automatic, boom. Okay? Ganyan kadali ang paggawa ng ganito, mga kadikalsa. So, paikot sa circle na paglalagay design. So, pag nakalagay ka ng ganyan, automatic, isilik mo na lahat, then wide ka na. Mayroon na tayong ganyang design. So, mas mabilis yung way na to kaysa dun sa ating unang ginawa. So, ulitin natin para mas maintindihan natin, okay? So, gawa mo na ako circle. Gagawa mo, punta kayo sa circle. Tama, ellipse. Tapos, pag hindi kasi nakapindot yung ano sa mga baguhan, pag hindi nakapindot yung control, pansin nyo, kahit anong hindi proportion yung hugis niya. Pero pag napindot mo ang control, automatic proportion yung kanyang hugis. Doon sa mga baguhan pa at gustong matuto ng Corel Draw mga digals, okay? So, kung gusto mo namang sintro na sintro ito, click mo lang yung dalawa, then center. Para hindi ka na maglagay ng roller. So, click mo lang yung dalawa, then pindutin mo yung C, automatic nakasintro na yan. Okay, so pag nakasintro na siya, ibig sabihin, pwede mo na siyang ano, i-click mo pa isa, yon. So, dapat ito kasi nandito. Okay, so umpisa ito. Itong maliit na to, isumpa natin. Yan. So, itong bilog na to, kailangan nyong ibaba. Hanggang sa makita nyo yung sulat na to na center. Bitawan nyo na, okay? Tapos, depende kasi yan sa sitwasyon na gagawin nyo. So, sa akin kasi, maswak na yung 45 degree. Yung angle niya ha, swak na yung 45 niya. Tapos, 7 copies. Okay na tayo sa lahat. I-click nyo lang yung apply. Yan. Automatic meron na ngayon ganyan. Mabilis at hindi siya ganun kahirap gawin at alam mong nasa proportion lahat yung iyong ginawa. So, i-select nyo lang ulit lahat, then wide. So, meron ka lang. Okay. So, yung paggagawa naman ito, iba rin ang process ng paggagawa nito mga radical. So, ipapaliwanag din natin sa video na to, isasama din natin kasi halos same lang siya pero iba yung paggagawa niya. So, gusto nyo, sa heart muna tayo. So, may heart ako dito ang ginawa. Then, gagawa, punta ka ng ellipse. Create ka ng... Kaya kailangan nakakontrol ha. Ayan. I-size mo siya ng 3 mm. Pwede parang 4. Ayan. 4 mm tayo. Tapos, punta ka ng file. Edit pala. Then duplicate. Control D. So, may duplicate ka na. Punta ka naman dito sa ating tools. Punta ka ng blend tool. Pindutin mo yung blend tool. Then, pindutin mo isa. Okay. Tapos, sa bawat pag-click mo kasi dito ng sa mga tools na to, mayroong kang makikita ang mga pwedeng pagpilian. Okay. Sa bawat click mo,
o sa bawat gagamitin mo to, mayroon talagang lalabas na maaaring ipakita sa iyo, na maaaring mong gamitin, maaaring mong gawin. Na yun yung magiging procedure. So, na-blintol ko na siya, punta ka dito, dahil ito yung lumabas, puntahan mo to. Path properties. Pindutin mo yan. Tapos new path. Makikita mo tong arrow na ito, mga kadigals. Itutok mo siya dito sa guhit na to ng heart. Okay? Nandun na siya. Then, bago ka pumunta doon, puntaan muna ito, mga kadigals, sa more blend option. Blend along pull path. Okay? So, dito ka na pumunta. Pwede mong i-type na 100 pesos. Yan. So, ganyan siya. Kabilis gumawa ng mga ano. So, para sa akin, gusto ko mayroong space bawat isa. Bawasan natin. Yan. So, dito. Ayan. Pansin nyo, sabay-sabay yung movement nila. Kaya, makakasigurado kayo kung maganda yung space ng bawat isa. Okay? Tapos, balik kayo sa pick tool para magawa nyo naman yung susunod yung gagawin. Okay? Gets yung mga radicals. Pagkakatapos nyo ng isang ang tawag doon? Trabaho or isang tools, kailangan nyo lagi ng pick tool para sa panibagong tools na gagamitin nyo. So, punta kayo ng arrange, break, blend, apart. Pwedeng control K kung gusto nyo ng mas mabilisan. Then, pag na control K mo na siya, arrange ulit, ungroup all. So, alisin mo na yung heart. Mayroon ka ng isang napaka-sweet na hugis pusong. Okay? So, ganyan gumawa ng design. Napapaikuti mo sa puso, sa circle, para yung space, pansin nyo to. Isumano natin. Ayan o. Pari-pariyo yan, mga decals. Kaysa mamanumanuhin mo yan, ang iba kasi ang ginagawa dyan, mga decals, ganito. Do-drawing ng puso, gagawa dito ng bilog. Yan yung ginagawa ko nung ako'y nag-uumpisa. Yan. So, anong pizza ka pa matatapos kung yan ang gagawin mo sa pabilog na yan? Kaya, itong ginagawa ko ngayon dito ay para maibigay sa inyo yung tamang technique para mabilis nyo magawa yung inyong gagawing trabaho. Lalo na yung mga tulad nito. Hindi lang yan dyan magamit, pati sa mga ganito. Kung may mga design kayong nais gawin, mabilis ang gamitin yung mga ganito. Okay, so pwede ka, yung paggawa din nito, meron din tayong technique, okay? So, i-share ko na rin ngayon kung paano gumawa ng Pac-Man yung sa laro. Ayan, so gumawa ako ng circle, kung naka-control ulit, then punta ka dun sa shift tool, F10 ang shortcut, then kita nyo itong mga decals, ano ko lang ito. Hindi nyo siguro masyadong kita, no? Ito. Yung parang, yan. Kapag kinilik mo yan, may lalabas na parang circle. Hihilain mo yan sa gusto mong area. Halimbawa, yung mukha ni Pac-Man, yan. So, pwede naman siyang yan, ganyan. Oh. Click mo lang siya sa labas. Pag ayaw mo nang yung ganyang style lang, tapos lagyan mo na lang siya dito ng kung anong kapal. Okay? Kung gusto mo naman na yung may design yan, i-drag mo siya paloob. Kita mo, kapag dinadrag mo siya paloob, may design. Pero pag palabas, wala siya. Kaya pag gusto mo ng parang Pac-Man, i-drag mo siya paloob. Ganun lang kadali. Kailangan nyo lang yung tinatawag na master the basic na tinatawag. Kaya
kailangan nyong mamaster yung mga basic tools na malimit gamitin dito. So dito naman tayo sa gawa ko ng bagong circle. Dito tayo, ito, gawin natin to. Control ulit. Then gawa ka ng mas maliit. Okay. Click ko muna yung dalawa ni Parmas Intro. Then Alt, dali mo siya sa pataas. Tapos ganun ulit yung proseso nyo sa transform ulit. Click nyo to hanggang sa makita nyo yung center. Then kung ilang copies, siguro dito is mga 10. Tapos mga 14. Yan mga regals. Kita nyo, ganun kabilis gumawa ng design na pabilog. Yan. Okay. Pare-pare yung space, makakasigurado ka maganda yung magiging itsura ng iyong gagawing design. So, hindi lang yan sa ganyang hugis, pwede rin kayo dito. Siguro, pwede rin dito, try natin. Para may idea lang kayo mga decals. So, gagawa lang tayo ng ginamit kong font ko. Try natin kung magwo-workout dito itong mga kadigals, okay? Silitan pa natin. Then, punta kayo sa edit. Duplicate nyo. Tapos, click nyo yung dalawa. Punta kayo sa blend. Punta kayo dito. New path. Click nyo dito. So, try natin kung magwo-work siya. Tapos, nag-work naman, kaso yan. Ganyan siya. Kadikals. Okay. So, yun lang mga kadikals. Ang aking gustong ituro sa inyo ngayong gabi na to. Gusto ko ano yun sa inyo, i-master nyo lang yung mga basic tools na madalas gamitin sa CorelDRAW. So, kung meron pa kayong mga gustong malaman about sa CorelDRAW, comment lang kayo sa baba. Sabihin nyo lang yung gusto nyong ipagawa sa akin. Gagawin ko yon para sa inyo, para mas makabisado nyo yung mga tools na yon na nais nyong gamitin. Makabisado nyo rin ang paggamit kay CorelDRAW. So, hanggang dito lang mga recalls, at maraming salamat sa inyo lahat. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like at i-share, at pindutin mo na rin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa bago kong i-upload. At follow niyo na rin ako sa Facebook at ang aming shop sa Instagram. At kung may mga comment kayo,
suggestion, comment lang kayo sa baba. Tas sali na rin kayo sa aming FB group, Kadigals Community. Samahang walang kupas para sa mga nais magsimula ng negosyo. So, doon sa group na yun, mga Kadigals, meron kayong makukuhang mga libreng files na maaari yung panimula or starting kit sa pagpasok nyo sa mundo ng printing. So, kung gusto mo rin suportahan itong aking Kadigals para at least mayroon kang remembrance na galing dito sa akin. So, 250 lang siya, kasama ng t-shirt. So, sagot nyo lang yung shipping, mga Kadigals. So, ito na, mga Kadigals. So, hanggang dito na lang ito. Tatapusin ko na dahil masyado na tayong mahaba. Sa susunod na vlog, magsa-shoutout na tayo sa unang tatlong magko-comment sa bawat video natin. So, yun yung isa-shoutout natin sa bawat vlog na gagawin natin. So, yun lang, mga Kadigals, at maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. Malapit na tayo mag-bear months. Hello, mga Kadigals, at tatapusin ko talaga dahil sobrang anaba na. Good night, everyone.